bubuksan ko ngayon yung bago kong ilaw, which is yung Gaciron V90 1600. Tingnan natin yung nasa loob ng box. Itong V90, meron siyang manual. May kasama siyang manual. May kasama siyang ilaw. Sa ibang box, meron siyang USB cable. Ito yung charging USB cable niya. Tapos meron siyang spare na rubber. So itong spare na rubber, hindi ko alam kung para saan to eh. Tapos meron din siyang, ito yung kanyang handlebar mount. Ito yung kinakabit sa handlebar. Yan. Tapos dan. Ito naman yung kanyang remote. Siguro yung remote. Oh, ito yung kinakabit sa handlebar. Tapos ito yung kasama niyang goma. Siguro dito yun, para mag-contact. Gets ko na kagad eh. Tapos ito yung pinaka niyang main light. 1600 lumen siya. IP68. So waterproof na to. Tapos dalawa yung kanyang green na LED. So try ko lang yung remote. Dahilan kaya ako binili to, kasi yung sa kong ilaw, pinasok na ng tubig eh, sumuko na. Siguro sa katandaan na rin, dahil madalas ko nga siyang ginagamit. Yun. So ganun pala. Tapos meron siyang remote. Try ko yung remote. Gagana. Yun, may ilaw na glue. So isang press para mag-power. Tapos isang steady press para mag-blink strobe. Lakas ng strobe niya, oh. Tapos ito siguro yung low na blink. Ito yung pinakamatagal maubos. Tapos ito yung kanyang low na steady. Tapos isang medium. Tapos ito yung kanyang pinaka-high. Ito siguro yung 1600 lumens. Ito yung 1600 lumens. So yung low na state, low na blink, low 400 lumens, 800 lumens, 1600 lumens, tapos yung strobe na SOS. Ang goma niya dalawa na. So isang para sa remote, kasi ilalak mo siya, tapos isang para sa charge. Kung makikita nyo, dalawa yung kanyang kabitan ng USB. Yung pwede kasi siyang maging power bank. Tapos ito yung isang kanyang charging port. So dahil ang battery nito, kung di ako nagkakamali, indicated dito sa manual na ay 18650. Tapos meron siyang dalawang 2500 mAh. So ang total nito is mga 5000 mAh siya, yung kanyang battery capacity. Tapos tumatagal ito ng pinaka lowest niya, yung blink na 50 to 100 lumens, 34 hours daw. Tapos yung 200 lumens is na, yung 200 lumens yun yung low na steady. Tapos
9 hours yun. Yung 400 lumens niya, kaya ng 4 hours. Yung 800 lumens niya, 3 hours and 15 minutes. So, ito yung parang akin dati, 3 hours and 15 minutes. Tapos, yung pinakatodo niya, yung 1,600 lumens, kaya ng 1 hour and 30 minutes. So, matagal. So, pag meron ka pang sobrang battery, di mo naman siya nagagamit, pwede kong i-charge yung GoPro ko dito. Dito mismo. Oo. Tapos, dito kukuha ng power. So, kahit wala na akong power bank, hindi ko naman masasagad tong ilaw. Pwede na to. Kumbaga, solve na tayo dito sa ilaw na to. Ang reason ko pala kung bakit ko pinalitan yung ilaw ko nga. Yun nga, nabasa na kasi, pinapasok na ng tubig yung dati kong ilaw. Tapos, wala na siyang, kumbaga pinalawang na yung loob eh, pagbukas ko eh. Tapos hindi na siya namamatay. So, ano na yung goma niya, naging makunat o nasira yung rubber niya dahil sa katagalan na rin siguro ng paggamit ko. Oo, dahil, yun nga, minsan nabibilad sa araw, tumalambot yung seal na goma. Pag lumambot yung seal na goma, pasukin ng tubig. So, pero sulit naman yun kasi magto 2 years na yun bago ko pinalitan eh. Pinalitan ko lang din ang mas maganda ngayon para hindi ako mahirapan. Tsaka hindi na ako charge ng charge. Pwede na rin sa night ride yan, yung isang buong gabi. Siguro naman tatagal na yan. Kasi nagpa-price range siya around 2,650 to 3,200, depende siguro sa pagkukuhanan nyo. Check nyo na lang sa Lazada tsaka sa Shopee. Pero ito, binili ko to kay Gaciron na PH. Kung alam nyo yung Shopee at Lazada, hanapin nyo lang Gaciron PH. So, doon ko rin kinuha yung dati kong ilaw. A few moments later. So guys, ito yung testingan natin ng ilaw ng Gaciron. Andito ako sa market eh. May parking lot akong tinatambayan dito. Dito ko tinetesting lahat ng ilaw ko simula yung dati kong Gaciron. So ito yung eco mode ng Gaciron na blink. So, yan ang kanyang perspective. Ito naman yung low na steady. Ito ang medium, tapos high, kanyang max. Yung strobe. Tingin natin yung ilaw dito guys. Ikot-ikot tayo gamit yung ilaw para ma-check nila. Ito yung low na, ito yung eco mode na blink. So
So hindi to yung SOS, yung low na blink lang to. Para makita nyo. So yan ang kanyang ilaw. Kita nila. Tapos ito naman yung low. Steady. Check ninyo. Guys, yung medium niya. Solid ang beam nito kaysa dun sa isang Gaciron ko dati. Ito yung kanyang Ultra. So ito yung 1600 lumens. Check nyo. Malakas. Parang nakailaw yung buong kalsada ko. Hindi ko lang alam kung ma-justify dito sa GoPro. Pero kita lahat sa ganito. ₱1,600 lumens, guys. Ito yung todo niya. Ito naman ang ₱1,600 SOS.